Okay. San Leonardo, Nueva Ecija. Ang issue naman nito. Oh, kita niya na yung issue. Oil and fuel mix. Kaka-change oil mo lang. Kaka-change oil lang yun. Oh, sayang yun lang eh. Off data. Masyadong mababa yung fuel delivery. Nagnanaking na yung makina. May naking eh. Yung tak-tak-tak, wala ka na naking ngayon. Oh, maayos yun. Tapos yung stepper motor. Zero step. Oh, stepper motor, naka-step zero sa idle. Stagnant yan. Supposed to be step 9. Ang baba ng ano, fuel delivery. Okay. So, ayusin muna natin yung... Ayusin muna natin yung oil. Maitim talaga yan kasi imbalance. Yung stepper motor mo, stagnant. Dali lang yan. Ayusin muna natin yung oil and fuel mix. Ito yung data. Stepper motor, sure ball yan, stagnant. 1.06 volt. Tignan natin kung magmumove yan. Baka sira na yung TTS mo. Okay. Dito, magpo-perform tayo ng click test. Sa mga injectors, puprove natin kung sira yung mga yan. Kung sira yung mga solenoid nila. Pag good ang solenoid, well, internals. Oh, injector 1. Good na yan. Diba? Pag humina or nag-iba yung ano yan, well, may difference sa inductance. Injector. Oh, 2. Malagit. 3. Good. Uy, humina yun. Yung po yung pinalitan nila. 3. Oh, yung 3 yung pinalitan. O sa yung binigay nilang injector sa'yo, meron ng ano yung solenoid. Although pwede pa naman siya, pero medyo may, anong tawag dito? Medyo may bumababa na yung inductance ng solenoid mo, number 4. 3 po yung pinalitan diba? Kunin mo yung tinanggal na injectors. Nandun sa plastic tray. Yan, o isaksak mo dito sa 1. Saksak mo diyan. O i-ano natin sa 1. O mas maganda pa yung solenoid nito. Mas maganda pa yung solenoid niyang pinalit sa iyo. Although internal siguro problema nito kung sino nawala yung uso. Okay. Oo nga, okay na, na-rebuild na siya, hindi ko pinakita kung paano. Che-check natin kung maghahalo pa yun lang eh. Tsaka diesel. Kapan test drive. Ito na, okay, after start, ito na. After rebuild ng injectors, oh, ito na yung data natin. Nag-normalize na yung fuel delivery. Kanina 3, oh, so may naking bitin. Oh, ngayon, nag-normalize na. Oh, dahil sa oil and fuel, yung leak dun sa injectors, hindi lahat pumupunta sa chamber. Oh, kaya nagkakaroon siya ng naking kanina. Ngayon wala na, 6 na siya, normal na yung fuel delivery. Oh, indikasyon na wala ng oil and fuel leak. Okay? Good na ang makina. Kanina mapalag eh, oh, ngayon. RPM mo? Oo, oh, 2,000. Yeah, RPM. 2,000. Oh, tuning tayo ng stepper motor. Kanina, nag 2,000 RPM, nag-i-step 5. Sumasara, mali. Hindi naka prop, hindi properly tune yung ano, yung TPS. Pag hirit mo, yun pag overtake mo may delay yun. Kasi nakasaray. Oh, gumaganon lang. Oh, ngayon hindi na. Saka lang kakadyot na ganun. Oh, mamaya masubukan natin. Oh, step 1 saglit. 84. 84 volts. 0.84. 82, pwede na. Yan, good. Yan yung proper tuning ng stepper motor and TPS. Oop. Step 1, mali. Step 1, naka-step 2 pala eh.
Ano yung step 2 na saan? Ayan, step 1. Oh, 80. Galing mo. Hop. Ayan, sakto. 0.84 sa step 1. 0.50 to 53 to 54 sa step 0. O, mamaya, makikita mo responsive na yan. Okay. Okay. Normal na lahat, ha? Okay. Yung delivered fuel from 3 cubic millimeter naging 6 cubic millimeter. Indikasyon na nawala yung leak. Mababa kanina, nagnanaking. Saan napupunta yung diesel? Humahalo sa oil. Ito na, after mano, tono ng TPS. Step 9. O, RPM. RPM. 2,000. So, ito na yung data ko sa injector rebuild. Kanina, naking yung engine. Yung fuel delivery natin, 3 cubic millimeter. So, mababa. Kaya, ang naging cause, nagli-leak. Imbis na pumunta sa chamber yung diesel, nagli-leak, sumahalo sa oil. Kaya, nagkaroon na ng naking kanina. Ngayon, after rebuild ng injector, napag-normal ko na. 5. So, indikasyon na wala na tayong leak sa injector. Then, tinono ko na rin yung TPS. Kaya, on idle, naka-step 9 na siya. O, ito na yung fuel delivery. Yan na yung rail pressure. Kaya, pag tapak mo ng gas, RPM mo, nagre-react na sila. O, synchronize. So, good na to. Ito yung tamang settings. O, good na yan. Injector, oil and fuel mix, hindi ako nagpalit ng injector. Nag-rebuild lang ako ng injector. Binuksan ko lang yung mga injectors. So, napag-normalize ko siya. Okay. Ngayon, titest na natin siya. Test drive. So, ito na yung data ko sa injector rebuild. Kanina, yun, test drive na kami. Okay na, okay yung gawa ni sir. Goods na goods. Wala nang usok, sir. Wala na po. Oil and fuel mix ngayon, normal na. Oh, nagre-react lahat, synchronize. Ganda ng bigay ng fuel, oh. Oh, yung stepper motor, sir, oh. Ay, oh, namo nag-move siya. Ah, po, gumagana na po. Pagka nag-RPM ka ng mataas, mag-step 0. So, ito na si trooper niya, nag-enjoy na si sir. Wala nang kakabakabang may oil and fuel mix. Hindi namin pinalitan. Sir, ano nangyari sa kasa? Wala, pinalitan na injector. Yun pa yung naging cause. No. Gusto, palitan na yung apat na injector eh. Puta, 100,000 ka doon. 150 plus yata. Tiyang. Hinihingi. Good, no? Synchronize na synchronize. No. Pag sawa ka niyan tumapak, pag overtake mo niyan, pagkatingin mo na ganun, may sipat na siya gaganun. Lalo na pag yung ano sana, exhaust system mo, matanggalan ng karbo. Okay, see you. Oh, pagka may oil and fuel mix, huwag magpapalit ng injector. I-rebuild lang ang injectors. Kawawa yung owner. Pag pinagpalit mo ng injector, napakamahal pa naman yan. Oil and fuel mix, rebuild lang ng injectors. Mamaya, video natin kung nagmi-mix pa siya, kung tumaas yung langis niya. Pero as stated ng data natin, hindi na kasi normal na siya dito. Kanina, 3 pag idle. O, ngayon, nag-6 na, nag-5 na. Okay. Oh, wala na. Oil and fuel. Oh, wala nang mix sa haba ng biyahe namin. Good na yan. Tap-tap ka na lang bukas ka.